Measure na po natin ang oil na 300 grams. Ito po ang ginamit na weighing scale. At measure na natin ang sodium lactate. Measure na natin ang sodium lactate na 6 grams. Fragrance. 2 grams lang ang gagawin ng fragrance. Ang extract ay na-measure ko na itong extract. Ang extract ay na-measure ko na ito. At ang preservative ay 1 gram na preservative dahil may potato na puree. Ayan. Para hindi maglumot sa ibabaw ng sabon. At ang colorant ay huwag na natin i-measure. Colorant ay lalagay natin dito. Lagyan natin ng konting oil. Lagyan natin ng konting oil. Para ma-dissolve. Ang gamit kong colorant ay oil soluble dye. Dahil ito ay hindi madaling matagas sa sabon. Pag water soluble ang gamit ay madaling tumatagas. Pag water soluble gaya ng food colorant. Tapos ay isasala ko ang colorant kasi nagbi-bleed ito pag hindi sinala. Nagbi-bleed ang colorant pag hindi sinala kaya ito ay sinala ko. At ito na po ang lahat ng kailangan. Lahat ng kailangan natin. At ito pala ang lye. Isasala ko dahil may mga solid particles sa ibabaw. Sala ko sa tea bag or pwedeng katsa. Ipapatrace na natin ito. Papatrace natin para maging sabon. Tingnan natin kung nag-trace na. Nag-trace na lang kaunti. Trace na siya. Trace na sa ibabaw. Tapos,
Tapos, ang gagawin natin ay lalagay na natin ang ibang mga sangkap ingredients. Ito ay ang potato puree na pinuri ko sa blender. Sa blender ko po yun ginawang puree. At ilalagay natin ang preservative. Kahit ano pong order, basta last ang fragrance. At itong ano to? Sodium lactate. Pwede nating gawing dalawa ang kulay, puti at yellow. Gawin nating dalawa ang kulay. Lagyan natin ang yellow color dito. Tapos yan. At isasali na natin sa nakalimutan ko yung fragrance. Sali natin itong fragrance dito. At isasali na natin sa mold. At itataktak natin para magawa yung bago. Yan. Okay na? Ayan na po ang ating finished product. At dilinisan natin ito. Ayan na po ang ating finished product.
At thank you sa aking taga-video na si Kenneth Kanyeta. Yun lang.